Hello po mga katayat, for today's video, itetest po natin ang China Unicom VN007 5G CPE modem with Smart, GOMO at Tito SIM. Okay, so ang lugar ng test po na gagawin ko ay dito sa Tisa, Cebu City at sa Ibabaw, Cordova, Cebu. Ang devices na gagamitin ko po ay itong iPhone 12 at itong laptop na Asus Sunic Master na merong 7th Gen Intel CPU with 12GB of RAM at 8GB na GPU. Ang cable naman po na gagamitin ko ay itong cable na kasama sa box ng modem na ito. At sa tingin ko po ay Cat 5 lang po ito, pero nag-order na po ako online para po sa Cat 8 at itetest ko po ito kapag dumating na. Okay, so na-plug ko na po ang cable sa laptop. At LAN po ang gagamitin natin sa laptop at hindi po Wi-Fi. Ang unang test po na gagawin natin ay sa Smart with Smart and 5G Data Promo. Ang lugar ko po ay dito sa Doña Esperanza, Tisa, Cebu City at nasa 4th floor po ako. Ang default settings po o ang network mode ay 5G SA plus NSA at yan ang ginamit natin doon sa unboxing video. So sa ngayon, itetest natin first sa 5G NSA only. Ang 5G SA po pala ay walang signal kaya NSA lang po ang magagamit natin. So ito yung first test gamit ang speed test app sa Windows. So first run, meron itong 10 ms ping, then 43.65 mbps na download, 32.7 mbps na upload. At ito naman po ang tatlong speed test results. At sa results na ito, makikita nyo rin ang oras at date ng test. Next ay nag-switch po ako ulit sa default settings na 5G SA plus NSA. At ito yung first test. Meron itong 14 ping. Then 55.91 download at 21.81 Mbps na upload speed. At ito naman po ang tatlong speed test results. Ang nasa baba ay yung 5G NSA only. At almost same lang po sila na results sa 5G SA plus NSA. Next test naman po natin ay sa 5 GHz Wi-Fi gamit ang iPhone 12 at naka 5G SA plus NSA ang settings na ito. So ito yung first test, meron itong 24 ping at 150 Mbps na download at 41.6 na upload. Ito naman po yung results sa tatlong test. So next naman po ay nag-switch ako ulit sa 5G NSA only at ito naman po yung first test. Meron itong 12 ms ping. Then 141 download at 55.7 Mbps na upload speed. At ito naman po ang tatlong speed results versus sa previous 3 results ng 5G SA plus NSA settings. At ito naman po ang sa 2.4 GHz Wi-Fi. At next naman po ay ito naman po ang speed or ang quick comparison sa iPhone 12 5G. So naka-insert po ang SIM ng Smart sa iPhone 12 at ito ang tatlong speed test results. Next naman po ay sa Huawei Nova 7 SE, naka-insert po ang Smart SIM dito at ito ang tatlong results niya. So next naman po ay ang GOMO SIM. Ang SIM ko po ito ay hindi po unli at naka 30GB data promo lang po ito at wala po itong capping sa speed. Now ang problema ko po sa GOMO ay mahina po ang 5G signal dito sa lugar ko. Pero meron pa rin itong nadedetect ng konting signal tulad nito po. At naka 5G NSA only na rin po ang settings na ito. Pero nagsiswitch pa rin po minsan sa 4G. So dahil mahina ang signal, expected po na medyo mahina rin po ang speed ng 5G niya. So first test po, meron po siyang 14 ping, then 18.83 download at 4.19 Mbps na upload speed. At ito naman po ang tatlong speed test results. Next naman po ay sa iPhone 12 using 5 GHz Wi-Fi. First test, meron itong 22 ms ping, then 16.9 download at 0.46 mbps na upload speed. At ito naman po ang tatlong results sa speed test. Next naman po ay nag-switch ako ulit sa 5G SA plus NSA network mode. At ito yung first test sa laptop. Meron itong 16 ms ping, 24.56 download at 6.66 mbps na upload speed. At ito naman po ang tatlong results versus sa previous 3 results sa 5G NSA only. Next ay i-compare natin ito sa Google Speed Test. So ito yung speed ng Google. Meron itong 52 ms ping, then 11.9 mbps download at 1.36 mbps na upload. At ito naman po ang side-by-side test results. Next naman po ay sa 5G SA plus NSA network pa rin, pero gamit ang 5 GHz Wi-Fi with iPhone 12.
So ito po ang first test, meron itong 20 MS ping, then 33.6 download at 5.0 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong results versus sa tatlong results ng 5G NSA only. At sa tingin ko parang ganun pa rin yung speed, wala pong nagbago. At next ay sa Google Speed Test ulit, meron itong 15 MS ping, then 12.3 download at 6.43 Mbps na upload. Ito yung sa speed test, at ito naman po yung sa Google. At ito naman po ang sa 4.4 GHz Wi-Fi. At ito naman po ang speed quick comparison sa iPhone 12. Again, naka-insert po ang SIM sa iPhone 12. At ito po ang tatlong results. Then ito naman po para sa Huawei Nova 7 SE. And then ito naman po ang tatlong results. Next naman po ay sa D2 SIM. At dahil hindi pa po naka-enable yung 5G signal ni dito, ang network mode na gagamitin natin ay ang default. At kapag meron na pong 5G si dito, ay i-test din po natin yan. So first test po sa D2 SIM sa LAN, meron itong 45 MS ping, then 7.59 download at 3.35 Mbps na upload speed. Take note po, nasa Cebu City po ako at marami na pong gumagamit ng D2 SIM, kaya expected po na ganyan po ang results. At ito naman po ang tatlong test results. At next naman po ay sa Google Speed Test, meron itong 52 MS ping, then 11.5 Mbps download at 3.45 Mbps na upload. At ito naman po yung results kanina sa Speed Test. Next naman po ay ang 5 GHz Wi-Fi. Ito po ang first test. Meron po itong 50 MS ping, 22.5 download at 4.01 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong test results. At ito naman po ang 2.4 GHz Wi-Fi test results. At ito naman po ang speed for quick comparison sa iPhone 12 5G. At ito naman po ang tatlong results. Then ito naman po ang sa Huawei Nova 7 SE. At ito rin po ang tatlong results. So next set of tests po ay dito naman po sa ibabaw Cordova Cebu. So first test ay again sa Smart. First ay default settings again. At first run meron itong 8 MS ping, then 49.18 download at 6.22 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong results. Next ay nag-switch ako sa NSA only. At ito naman po ang first run, 10 MS ping, 43.82 download at 5.80 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong test results. Next naman po ay ang 5 GHz Wi-Fi. First test ay meron itong 12 MS ping, then 161 download, then 7.53 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong test results. At sa results na ito, yung first 3 ay yung previous test natin. Well, yung tatlo naman po sa ibaba ay yung sa default settings na hindi ko na-record dahil hindi ko po na-click yung record button. So ito naman po ang speed test sa iPhone 12 na surprisingly hindi makadetect sa 5G signal. So first run ay meron itong 21 MS ping, then 46.1 download at 1.62 Mbps na upload. At ito naman po yung tatlong test results. At ito naman po yung sa Huawei Nova 7 SE. Yung first run ay meron itong 23 MS ping, then 85.2 download at 2.49 Mbps na upload. At ito naman po ang kanyang tatlong test results. So again, yung SIM po ay naka-insert po sa Huawei Nova 7 SE at sa iPhone 12 for quick comparison. So next naman po ay sa GOMO. So dito po sa ibabaw Cordova meron pong nade-detect na 5G. Pero again, mahina ulit yung signal. Same doon sa Cebu City, kaya expected na hindi po gaano kataas yung speed results. So first run po sa default settings, meron po itong 15 MS ping, then 9.31 download at 0.27 Mbps na upload. At ito naman po ang apat na speed results. Next naman po ay sa 5G NSA only settings, meron itong 16 ping, then 5.55 download at 1.01 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong test results. Next naman po ay sa 5 GHz Wi-Fi, naka NSA only pa rin po ito. At dahil parang less than 5 Mbps lang po yung speed na parang may capping, so ipapakita ko pa sa inyo na hindi po andi itong GOMO ko. So sa gilid po ay yung GOMO data at i-refresh ko po ito pagkatapos po ng test. So first test po, meron pa itong 32 MS ping, then 6.01 download at 0.82 Mbps na upload. At ito naman po yung tatlong results. At ito, i-refresh po natin ang data ng GOMO. So ayan po, nabawasan po siya dahil hindi po ito unli. So next naman po ay sa iPhone 12 na speed test.
para kay Gomo. So naka-insert po ang Gomo sa iPhone 12 for quick comparison. So first test ay meron itong 32 MS ping, then 6.89 download at 6.07 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong test results. Then next naman po ay sa Huawei Nova 7 SE. First again, naka-insert po dito ang Gomo SIM. First run ay meron itong 36 MS ping, then 4.17 download at 0.51 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong results. Next naman po ay sa D2 SIM. At again, wala pong 5G si dito, kaya 4G lang po ang itetest natin. At malapit lang po ako sa tower ng dito. So ito po yung signal ng dito, full bar po. At first na natest ko ay itong sa iPhone 12 with 5GHz Wi-Fi. So first run, meron itong 37 MS ping. Then 45.4 download at 43.3 Mbps na upload speed. At ito naman po ang tatlong speed test results. Next ay sa LAN or sa laptop. So first run, meron itong 29 MS ping, then 24.32 download at 39.48 Mbps na upload. At ito naman po ang tatlong speed results compared sa 5GHz Wi-Fi. Next naman po ay for quick comparison again, naka-insert po ang dito SIM sa iPhone at ito po ang speed niya dito sa ibabaw Cordova using iPhone 12. So first run, meron itong 28 MS ping, then 94.5 download at 38.9 Mbps na upload speed. At ito naman po yung tatlong speed test results. Next test ay sa Huawei Nova 7 SE. First run po, meron itong 27 MS ping, then 43.5 download at 27.2 Mbps na upload speed. At ito naman po yung tatlong speed test results. So next naman po ay para naman po sa pros and cons sa modem na ito. So first po ay dito sa pros. So first pros or advantage niya o nagustuhan ko sa kanya ay yung price. Kung ikukumpara natin po ito sa 5GCP modem like sa Huawei po, sobrang laki po ng save o diferensya po ng pricing. Dahil sa ibang modem po, around 20 to 35K po yung price nila, while dito sa modem natin ngayon na tinitest ay around 10 to 11K lang po. Next naman po na maganda sa kanya ay syempre yung 5G na network with 2 Wi-Fi bands. So meron nga po siyang 5GHz Wi-Fi at 2.4GHz Wi-Fi bands. Meron kasing ibang modem na tulad nito from China Unicom pa rin na 5G po siya network pero wala po siyang Wi-Fi. So yan po ang isang advantage niya. At by the way po, i-review ko rin po itong 5G modem na ito sa next video po. So next at last advantage sa kanya na nakikita ko is yung pagka-open line po niya or unlock, dahil magagamit na po natin ito agad-agad dito sa Pilipinas gamit yung iba't ibang SIM. So for example sa Gomo, Globe, Smart, Tinti, TM. So dahil unlock na po siya, pwede na po siyang magamit doon. So next naman po ay doon sa cons. So yung mga disadvantages sa kanya. So first cons po para sa akin na nakikita ko sa kanya is yung size. Dahil malaki po siya, nakaw space po siya sa kung saan man po natin to ilalagay. At dahil malaki po siya, hindi po natin ito malalagay kahit saan sa bahay. Plus po, ito pong power adapter po niya ay sobrang baba po. I think 1 meter lang po ito plus sa size niya. Kaya medyo disappointed po ako dyan sa kanyang connector po. Dahil hindi po natin ito malalagay dun sa matataas na lugar. So kailangan pa po natin ng extensions. So next con naman po is wala pa po itong admin access or yung pag-change ng mga bands or frequency. So sana meron na ito in the future, meron na makapag-share. So sa pag-search ko, meron pong dalawang bands si Smart. So di po ako sure kung na-enable na itong dalawang bands, pero mas maganda kung meron tayong option sa ating modem na to change bands. Sa Globe naman po, hindi ako sure sa kanilang bands, wala po ako ma-search. Pero yun po ang isang cons po niya. So next naman po ay para dun sa external antenna. Itong modem na ito is wala po siyang lalagyan ng external antenna. So kung makikita nyo dito sa kanyang appearance, dito sa harap, likod, or sa ibabaw, or sa baba, wala po siyang para po sa antenna. At last cons po ay hindi lang po sa 5G modem na ito, kundi sa lahat po ng 5G modem. At sa ngayon lang po itong problema at pwede ma-change in the future. At ang problemang ito ay yung sa promo ng networks natin. So sa ngayon po, ang Smart pa lang po ang merong only 5G. While si Globe at Gomo, wala pa po silang only sa 5G. So malaking problema po ito sa data usage kapag merong pong 5G sa lugar mo at
5G modem din yung ginabit mo. Dahil kahit mag-speed test ka lang po, agad po na mauubos yung data nyo. At para naman po sa 5G only data from Smart, sa mga test ko, hindi po ito nababawasan ng non-5G data. Pero need ko pa pong i-test ng maigi dahil last time po nag-test ako sa Cordova. Pero di ko alam kung saan siya nabawas since apat yung devices na tinetest ko po during the time. Yung dalawang 5G from China Unicom modem at dalawang 5G phones. At in addition, pumunta po ako sa Liloan, Cebu, pero 5G rin po yung lugar na yon at nabawasan din po yung data. Kaya need ko pa pong i-test further kung ano po ang nakapagpabawas sa kanya. At abagan nyo lang po next video dahil siguro ang gagawin ko dito ay uubusin ko yung data ng aking non-5G para po matest talaga yung sa 5G. Kaya abangan nyo po sa next video bago po kayo bumili ng promo para hindi po kayo ma-disappoint. Okay? So, ang tanong naman po, marirecommend ko po ba ito? So far po para sa akin, hindi ko pa po ito marirecommend sa ngayon dahil nga po dun sa data promo ng ating network dito sa Pinas. Pero kung gusto nyo pong mag-try ng 5G modem na mura at meron po kayong budget, then ito po ang marirecommend ko po sa inyo sa ngayon. So yun po ang test ko sa Tisa Cebu at Ibabaw Cordova sa China Unicom VN007. At sana magustuhan nyo po ito dahil pinaghirapan ko po itong i-test at ginastusan para lang po ma-speed test at ma-share sa inyo. At sana meron po kayong natutunan at maraming salamat po.